Sige nga, i-torque nga natin to ng 100 Nm. Siyempre, exhibition siya. Uy! Hey, what's up mga boss? Manang aras, let's say yun. Sa nagsabi sa comment section na wala na kaming is-isti para dito, yun, tingnan mo mabuti mga boss. Ito na. Una, tire jack. So, dalawang tire jack namin dito. At siyempre, yung hub nut nito, ipapakita ko sa inyo yung is-isti namin na ginagamit dito. Kabit muna natin tong gulong. Ayan mga boss, pass lock lang. Dahan-dahanin lang natin kapag bago pa. Ayan. Pero kapag sumagad na, iwigil-wigil muna. Ay! So dapat enjoyin mo lang trabaho mo mga boss. Huwag masyadong pasanin ang mga trouble. Baka hindi mo na ma-enjoy yung pera na isusuhol. Kapag sa katawan mo na ito iuukol, kaya mag-relax din ng full at mag-enjoy lang sa ating mga trabaho. Parang ganito lang mga boss. Ayan, ikot-ikot lang. Gaya ng pagpapaikot niya sa'yo. Ay! At simple, sisiguraduhin din natin ang quality ng ating trabaho para malaki ang ngiti ng ating amo. At baka dagdagan ang iyong sweldo or yung iyong trabaho. Ay, saklap. Ito yung mukha kapag nagkakabili ng bagong sapatos, kaya i-share nyo na para makabili na tayo. At ito na yung SST natin mga boss. So ang tawag dito is truck hub nut wrench, at ang brand pala nito is Husqo, na tested na namin na brand sa mga trucks. So ito na yung pormahan niya mga boss. So na-adjust ang laki nito, iikutin mo lang yung mga adjuster sa gilid, at may kanya-kanyang sukat din ito ng pin in according sa laki ng butas ng ating truck drum hub nut. At kung nakikita nyo ang kanyang tip mga boss, purmang hex siya. Tatanggalin mo lang yung pin, magagamit mo na to sa mga malalaking nut ng ating brake drum sa harapan. Kaya napaka-useful nito mga boss, at ginagamit ko rin ito sa press para sa bearing ng hub ng maliliit na sasakyan. Huwag lang kayong maingay sa hapon, el secret lang natin yun. At balik tayo dito mga boss. Ayan, ganito lang yung gamitin. I-pass lock lang natin yung dalawang pin sa ating hub nut. May adjuster naman yan sa gilid in according sa laki ng hub nut ng truck na to. At matapos nating masit mga boss, ayan, tuyok-tuyokin na natin. At sa nagsasabi na may torque daw to, sige nga, i-torque nga natin to ng 100 Nm. Siyempre, exhibition siya. Uy! Pero joke lang. Siyempre, higpitan natin to ng todo mga boss para mag-seating yung bagong grasa na ni-repack natin. Pak, 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 piti. At siyempre dito, magiging Bruce Lee na tayo. What the? Sa ganito kalaki mga boss, sinisipa lang namin, pero sa mga malalaki na talaga, gumagamit kami ng maso para mag-seating talaga yung bagong grasa. Kasi kapag hindi yan nag-seating, hindi mo makukuha yung tamang higpit nito for sure. At matapos nating mag-seating, kabit na natin tong SSC natin ulit. At dito, luluwagan na natin mga boss. Ayan. At sa nagsasabing may torque daw to, ayan, pakita ko sa inyo ha. Ayan, luwag na. Ito, ganito lang ang higpit niyan. Nasaan ang torque dyan mga boss? Kung baga parang sinasagad mo lang yung free wheel na ikot ng bearing, dahil kapag tinorque mo yan kahit 5 newton meter ay babay bearing. At syempre huwag natin kalimutang alug-alugin yan, up and down, left and right. At kung goods na, ikutin natin kung hindi ba pigil. Ayan, goods na goods mga boss. Thanks for watching. God bless lahat. See you at the next video.